Magandang hapon. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako maka-live. Busy. Magkasama yung anak ko sa shop. May biniling uniform yung trabaho. Kaya wala sa oras yung ano ko, pangako. Di bale. Sikapin ko na maka-live kahit maraming ginawa. Pagod din ako gumawa ng bangka. Pero sikapin ko pa rin na maipahatid ko sa inyo ang mensahe ng Diyos. Yung tungkol doon sa November 1, 2019 na mensahe. Yung habang nakatayo ako na dumating si Jesus Christ na may dalang pandesal. So, yung pandesal na yon, maraming ibig sabihin nun. Yung inihipan niya, nakita ko yung pandesal na nakalagay sa lalagyan na umuusok pa yung, lumalabas yung usok do sa lalagyan na habang nakatingin sa akin, inihipan niya at habang inihipan niya, lalong umiinit hanggang sa umuusok. So, yung paragraph na yun, ibig sabihin ng Diyos doon, yung pandesal, yun yung mga mensahe niya na yun nga, manggamot ka at mangaral. So, ibig sabihin, yung mga pinapakain ko sa mga tao, yung pangaral ko, na yun yung kailangan ninyong unawain, intindihin, tanggapin para magkaroon kayo ng tunay na paniniwala at lubos na pagbabago. Yung tatlong P na kailangan niya. Ngayon, pag hindi nyo kayang tanggapin, yun yung ihip na ibig sabihin niyo doon, iparating. Ngayon, dahil hindi nyo matanggap-tanggap, dahil namulat kayo sa maling turo, yun na yung maaaring magpahamak sa inyo. Yun na yung mapunta kayo sa impyerno. Yun yung ibig niya sabihin doon. Kaya, yun yung unang paragraph na, ayun nga, ang sabi nga niya, sige, ipatuloy mo. So, ibig sabihin, dahil nangaral lang ako, nag-umpisa na ako, ayun, kailangan ko lang ipatuloy ang ginagawa ko. Tapos napansin ko na lang, yun yung nakabike ako. Na yun. Na pinarating ko sa sangtauhan, sa buong sanlibutan, na magkaroon tayo ng paniniwala alinsunod sa kautusan ng Diyos. Yun yung mga pangaral ko tungkol sa turo sa simbahan, tungkol sa turo ng mga pare at pastor, at sila mismo na sinasabi kong hindi sila kilalaning banal dahil hikat kailan hindi sila nagiging banal. At yung simbahan nga, religion, ay hindi yan ang kaligtasan at hindi yan pinag-utos ng Diyos sa magtatag ng relihiyon. At ayun, nandyan na lahat yan. Yun yung ibig niya sabihin doon. Ngayon, ito yung sa nakabike ako, napunta ako sa lugar na hindi ko alam. Yun yung mga lugar, yung ibig sabihin, yung mga pangaral ko, nagkalat na yung mukha ko, yung social media, nababasa ng mga tao, kung saan-saan sulok na sa mundo, na alam ng tao, naririnig ng tao, ang ipinarating ko. Pero yun nga, nasabi ko, na hindi ito basta-basta kayang paniwalaan ng tao. Ngayon, yun yung bumaba ako, akay ko ang bike. Yun yung tandaan nyo yung sabi ng Diyos na bumalik ka, babalikin kita sa lupa. Manggamot ka at mangaral. Yun yung bumaba ako sa hagdan, sa parang elevator, escalator.
at may aki-aki akong bike. Yun yung pinag-utusan ako ng Diyos, kumbaga, na manggamot at mangaral ng panggagamot ay isang backup para paniwalaan ako ng tao. At the same time, yung mga nakikita ko na isinusulat ko na nagkatotoo. Ngayon, sunod na paragraph noon, bumaba ako at taka-bike. Pagdating sa baba, nag-bike ako habang tumatakbo ako, may dalawa akong nasundan. Naka-bike din. So ito yung dalawang nasundan. Ito yung mga taong nagsasabi na sila daw ang pinag-utusan ng Diyos. Ito yung mga reliyon, mga pare at mga pastor. Ito sila. Sila yun na nasundan ko. Ibig sabihin, nauna sila sa akin. So huli na akong dumating. Kumbaga, dahil nga naglaho silang kusa, ibig sabihin, hindi sila ang katotohanan. Kaya nga sila nagtatago dahil kung tunay at totoo sila, dapat harapin nila ako at usisahin nila kung gaano katotoo at isa-isahin namin kung saan sila naging tama at nasaan din ako naging tama. Pero dahil nga hindi sila totoo, kaya nagdaho na silang kusa na hindi na sila lumalabas, yun yung sinasabi natin, takot sila sa katotohanan. Iyon yung nasundan kong dalawa na naglaho. So, ano yan? Inabasa ko to para masigurado na tama yung paliwanag ko. Gusto ko silang mabutan, you know, para masabay. So, ako dahil hapon na pero bigla silang naglaho. O, yun. So, sa bilis ng takbo nila, nag-alala na ako dahil malapit na sumapit ang dilim. Pinairal nga nila yung turo nila na sila nga ang tunay at totoo. Kaya ito, hindi sila nananili, silang nanahimik, kumbaga. Yung nga sabi natin, ang kasinungalingan ay hindi manaig sa katotohanan. So, lagi silang kunwaring narinig, kunwaring walang nakita, at kunwaring walang alam. Ayun yun. So, gusto ko sila maabutan hapon-hapon na. Diyos lang nagtakbo sila. Nag-alala ako kasi malapit nang sumapit ang dilim. So, ibig sabihin, malapit na lumapit ang dilim. Ibig sabihin, sa 10 taon ko nang ginawa, ibig sabihin, nasa kalahalos kalagitnaan na ako o kalagitnaan na. Dahil kung natandaan si Jesus Christ noon, nang gamot siya at nang aral o nagpaalala sa mga tao sa kapanahon na niya, 32 o 33 years. So ako, 10. So 10 taon na. So yun nga masabi natin na mahaba-haba na. So hindi malayong nasa kalagitnaan ako o na halos nasa kalagitnaan o gitna na. So yun. So, naisip ko na saan kaya ako matutulog kung gabihin ako, lalo na wala akong kilala. Ibig sabihin doon ng Diyos, saan siya matutulog? Itong mga mensahe ng Diyos. Kung sino ang tatanggap, sino ang maniwala. Kumbaga, saan siya matutulog? Ibig sabihin ba, yung mga mensahe niya, tanggapin ba ninyo ng buong puso na ito yung ipinarating niya para sa kaligtasan ninyo? Ito yun. Dahil hapon na nga, nasaan siya matutulog? Ibig sabihin, malapit na siyang magkukom sa mundong ito. Kailangan ang tao, maswerte ang tao na maniwala, na manatili sa puso niya, na tanggapin ang katotohanan na tunay na paniniwala alinsunod sa kautusan niya. Iyon yung ibig sabihin doon. Ngayon, kilalang maraming maraming aswang sa lugar. So ibig sabihin ng aswang, dinatawag nating demonyo yan. So ito yung mga tao.
na naging demonyo. Ang tao sa mundo ay puro demonyo na. Eh, marami nga aswang, kumbaga, demonyo na ang tao sa mundo. Kaya nga, ang manggamot ako at mangaral, ito yung utos niya, para ang tao paalalahanan. Kasi ang tao ngayon ay demonyo na. Iyon yun. So malinaw doon sa misahe niya. Okay. Sinsya, nakalabit ko yung ano, nakalabit ko yung mouse. Ayun, kalinaw-linaw nun. So habang natatanaw ko ang lugar, malayong malayo pa ako. So ibig sabihin, nasa ano pa nga ako, hindi pa ako sa finishing line. Kumbaga, nasa halos kalagitnaan pa lang. Unahan na nakita ko ang barong-barong. So ito yung barong-barong. Pumasok ako at may isang lalaking nagluluto. Naawa ako sa kanya dahil nag-iisa lang siya. So ito yung lalaki na yon, ito yung barong-barong, ito yung ibig sabihin din ng Diyos dito, yung bawat isa sa atin na kalooban ng isang tao na hindi kailangan ang magandang pandamit, magandang katayuan. Ang mahalaga doon, ang laman ng puso. Kung ang laman ba ng puso natin ay andyan ba ang Diyos? Kung ano yung Diyos, ang pag-ibig. Iyon yung barong-barong na sinasabi natin dito. Na sa katayuan ng isang tao ay hindi kailangan ang magagarang pangkasuotan. Kung hindi kailangan ang pusot, alaman ng pusot, isipan at damdamin. Ito yung kailangan ng Diyos. So yun yung barong-barong na sinasabi ko na sana yun. Ayong malayo pa ako, tanaw ko, palubog na ang araw, na lalo akong nag-alala. Oh, so ito yung nag-alala ako sa pangyayari ngayon na inabot ako ng 10 taon pero wala pang ilan-ilan pa lang ang naniniwala. So hindi nyo maalis sa sarili ko na naawa din ako sa inyo o nag-alala din ako sa mga tao dahil nga yung gusto nga ng Diyos na maligtas ang tao. Pero dahil nga ang tao na lubog na sa kasalanan, ay madimunyo na nga, na laso na sa maling turo, kaya hindi na naniniwala. So nandoon na alam ng Diyos yun, na naawa ako sa kanya at naawa rin ako sa tao, na binaliwala ng tao ang tunay na mensahe na ipinarating ko na galing sa Diyos. Ayun yung ibig sabihin doon. So pumasok ako at may isang lalaking nagluluto na Iyon yung nagluluto. Ibig sabihin, ito na yun kami na nanggamot at nangaral. Kasi ang malinaw sinasabi niya, ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpagaling. Ito yun. So nangaral ako, yung mga pangaral niya na ipinasa sa akin at ipinasa ko sa inyo, ito yun na sinasabi dito na nagluluto. So, sa kanya dahil nag-iisa siya o nag-iisa lang siya o nag-iisa lang siyang Diyos, nag-iisa lang din ako na nangaral ng tunay na kaligtasan, na katotohanan. Sabi ko sa kanya, wala ka bang kasama? O, malinaw yun ha, wala ka bang kasama? Sumagot siya, nag-iisa lang ako. O malinaw doon na nag-iisa lang ang Diyos at wala nang ibang Diyos sa buhay ng tao. Malinaw doon. So hindi natin kailangan ng reliyon. Ang bawat reliyon nagsasabi na sila ang maligtas. Ilan ba ang Diyos natin para sabihin natin na magtatag tayo ng kanya-kanyang reliyon at kanya-kanyang pag-angkin na kayo o sila ang maligtas. Naiisa lang naman ang Diyos natin. So ito yun. Saan na yan? Sumagot siya, isa lang ako. Habang pinagnasdan ko siya, busy siya, may ginagawa siya, ang sabi niya sa akin, sige, tumuloy ka na sa patutunguhan mo. Dahil
palubog nga ang araw. So ito yun, ibig sabihin ng Diyos doon, ipatuloy ko lang ang ginagawa ko. Dahil yun nga sabi ko, nasa kalagitnaan ako, kumbaga, o malapit na siyang maghukom sa mga buhay at saka sa patay. So ang sabi ko, malayo pa ba ako? O, sumagot siya, isang kilometro at kalahati ka pa. O, so ibig sabihin, nangangalahati pa lang ako sa pangaral ko. So kung kunan nyo ng base, si Jesus Christ noon, 32 years old o 33 years old, siya nang bago siya pinatay o pinako sa cross, ako, 10 years na ako. So, itong buwan na to, Oktobre. So, 10 years na. So, halos na mga ngalahati na. Tama ang sinasabi niya na isang kilometro kalahati na. Dahil ang Diyos pag nagbilang, laging tatlo yan. So, sa, kalahati sa tatlo, isa't kalahati. So, ito yun. Kaya bilisan mo bago dumilim ng husto. O ito yun. Bago na siya maghukom sa mga buhay at saka sa patay, kailangan mas marami ang maniwala at maligtas. So malinaw yun, ha? So ngayon, bubaba ako sa kubo. Habang nasa baba ako, nakita ko mula sa katayuan ko ang isang lugar na malayo pa nga ako. O, malayo pa nga kasi kaya nasa kalagitnaan pa. Napalingon, malayo pa nga ako. Ang sabi ng lalaki na siya nga si Jesus Christ, malapit na yan. Napalingon ako sa kanan, may nakita akong daan. Nagtanong ako, ang daan na ito, saan ba ito dadaan? Sumagot ang lalaki, kawawa na parang pulubi. Ito yun, para siyang pulubi. Kung baga, yun nga sabi ko, nag-iba-ibang anyo siya. So, pwede ka naman dumaan dyan. So, ibig sabihin ng Diyos doon, yung buhay natin, itong mga kung paano tayo nabubuhay, na pwede tayong gumawa ng daan o mamili kung saan tayo gusto, sa paraiso ng Diyos o sa impyerno. So, ngayon, yung daan na yan, na pagpilian natin na dalawa, either mapapahamak tayo o mapunta tayo o makasama natin ang Diyos doon sa paraiso. So, sa pamagitan nito, ang gawain natin, base doon sa gawain natin. Kung gawain ba natin, ikabutihan ba o mabuti o kasamaan ang gawain natin. So, nasa iyo, nasa tao na, kung gumawa siya ng masama, alam ng tao na mapunta siya sa impyerno. Pag gumawa siya ng kabutihan, alam niya na mapunta siya sa paraiso. Dahil ang gusto ng Diyos, kabutihan. Kaya nga, sinasabi natin, ang Diyos ang pag-ibig. Ngayon, dahil kasamaan ng ginawa ng tao, so yun, mapasama siya o mapapahamak. Pero bago pa siya maghukom, ito yung ginawa ng Diyos, nagpaalala muna siya. Pinagbigyan niya ang tao na hindi matuluyan na mapunta sa impyerno. Kaya siya nagpaalala na magkaroon ng tao ng tatlong P. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Kaya nga, pag hindi niyo kayang tanggapin ang mga pinangaral ko, ito yung panisal na pinangaral, kung ano man yung mga pangaral na ginawa ko, yun yung mapunta kayo sa impyerno. So, malinaw yun. Napalingon ako sa kanan na may nakita kong daan, at nagtanong ako daan, sumagot ang lalaki, kawawa naman parang pulubi, dumaan yan. Nagtanong ako, anong lugar na city? Ibig sabihin, anong lugar yung na city ang unang madatnan ko kung dyan ako dadaan. So, ibig sabihin, city. Ano yun? Kung doon ako dadaan. Ibig sabihin, nandoon yung mga ilaw. Ibig sabihin, apoy. Yun yung impyerno na city na sinasabi na nandoon yung liwanag. Ano bang pag nakita ka ng mga raming liwanag, ano ba yun?
Diba? Sabihin natin, uy, syudad yan, no? Kasi maraming liwanag. So ito yon sa impyerno. Ang pagipatuloy mo yung gawain ninyo na alam ninyong hindi yan gusto ng Diyos o alam ninyong masama, so yun yung mapuntahan ninyo ang impyerno. So yun. Ang unang kung daan nandyan ako, dadaan. O kung doon ako, dadaan. Kung ibig sabihin, kung gagawa ba ako ng masama. Kung gagawa ako ng masama, so doon ako mapunta. Yun yung doon ako matuloy. Tuloy-tuloy ako doon na mapunta sa impyerno o mapapahama. So ngayon, sumagot ang lalaki. Loon. Ibig sabihin, ano ba ang loon? Alam niyo ang loon? City. Ano dumaan? Sumagot ang lalaki. Ang lalaki, loon. Ibig sabihin doon, init. Ang loon, kung sa Bisaya pa, yung dahon ng saging, ilagay mo sa ibabaw ng kanin, iloon ni mo. Iloon ba ninyo para uminit? So ito yun, na maging ang tao, maging iloon, ibig sabihin ilagay sa mainit. Iyon yung loon sa Bisaya. Ang Bisaya, ang Cebuano, ito nakaintindi nito. Ang unsa ibig sabihin ng loon. So yun, ilagay kayo ng Diyos sa mainit na lugar. Ito yung, pag meron kayo, pagsain kayo, sabihin, oh, loon na ninyo ng dahon ng saging. O, ibig sabihin doon, ilagay nyo sa ibabaw ng mainit na bagong sinaing. O, loonan mo yung sinaing. So, ibig sabihin doon, ang tao, ilagay niya sa mainit na lugar. Ito yung sinasabing loon. Ngayon, tingnan mo kung makadaan ka. O, so ngayon, lumakad ako, nakita ko sa unahan na may haba nito. Ito yung ganito ako kahirap magsulat. So, ayan. Na may dalawang pintuan. Kaya pumasok ako dahil bukas naman ito. O, ito yun. Bukas ang pintuan natin na gumawa ng kabutihan, gumawa ng kasamaan. So, bukas yan ang pintuan. Ibig sabihin, malaya tayo na gumawa. Anong gusto natin? Kabutihan ba o kasamaan? So ito yon. So malaya tayong pumasok kung saan natin gusto. Ayun yon. Pagpasok ko, may pintuan. Dalawang pintuan to. So ang pinasok ko. So ano yon? So pintuan sa impyerno o pintuan sa paraiso. So ngayon, may isang lalaking natanda na rin nagtanong ako. Pwede po bang makadaan dito? Sumagot ang lalaki na matanda, hindi ka para dito. So ito yun. So natandaan niyo yung noon na bago ako nag-upisa, na bumaba ako sa hagdan, tapos bumaba ako ng elevator, tapos pagdating sa elevator, humakbang ako, dalawang daanan ng sanga, kaliwa at kanan. Ang kaliwa, yun yung magandang daan na simentado, tapos ang kanan, yun yung mabato na parang release ng train, na ang gusto kong dumaan sa kalsada na simentado. Pero hinarang ako ng lalaki. Yung sabi ng lalaki, hindi ka para dyan o hindi ka para dito. So tinuro ako sa daan na natawag nating rap. Pero doon na yun, umpisa, na umakit ako doon sa Malabundukin na mga garden na lugar, doon ko nasa lubong si Jesus Christ. So ito yun. So siya pa rin yun ang magsasabi na hindi ka para doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagbiba-iba ang senaryo, pare siya pa rin yun. So yun, kasi siya lang ang maghusga o siya yung maghukom sa bawat isa sa atin. Kaya ito yun, na sabi ng Diyos, hindi ka para dito. So ibig sabihin ng Diyos doon, ang ginawa ko nung kabuti, ang ginawa ko nung mula pa na nagkamulat ako, pinanganak ako o sa paniniwala ako, ay alinsunod sa kautusan niya. O ako ang tunay na may paniniwalang alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. So kaya nga, sabi nga niya sa akin, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya ulitin ko uli, ito yung nag-utos sa kanya, na gamitin niya ako dahil may sarili akong paniniwala na hindi nanggagaling sa mga pari, turo ng mga pari at pastor. Na yun nga, marami na akong paliwanag yan,
na tulad ng Bible, na hindi ako niwala lahat ng laman niya na igaling sa Diyos. Tulad ng pari at pastor, naniwala ako na hindi sila banal at ang mga turo nila ay gawa-gawa lang nila. So isa yan sa mga hindi ko pinaniwalaan mula ng maliit pa ko. Kaya nga sinasabi nga ng Diyos, kasama din yung ang kaligtasan natin ay wala sa Bible o wala sa simbahan o wala sa turo ng mga pari at pastor. Ang paniniwala ako, ang kaligtasan ay nasa bawat gawain natin kung paano tayo nabubuhay. Kaya nga sabi nga ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kasama na rin yung ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Marami akong paniniwala na hindi katulad ninyo, na wala kayo. Kaya nga hindi kayo mapili, kaya nga kayo nagkasala dahil ang paniniwala ninyo lahat laging galing sa mga pare at pastor at galing sa Biblia. Nang sinasabi nga na ang Bible ang kaligtasan, pero hindi yan ang kaligtasan. Makikita natin na hindi dyan ang kaligtasan. So ito yun. Hindi ka para dito. So nagtanong ako sa lalaki na matanda, pwede bang makita ang loob? So yun. Sumilip ako, sumagot ang lalaki, oo naman. Sabay binuksan niya ang pintuan. So ito, sumilip ako. So kitang-kita ko na nagliyab. O ito na yun, impyerno. Sabi nga niya, hindi ka para dito. O yun, nagliab na ang malakas ng apoy. So ito yun. So at nakita ko na may tao sa loob. So ibig sabihin, sila yung nasa impyerno, na nasa loob. So isip ko, baka nagluluto sabay na sinara ng matandang lalaki ang pintuan. So natatandaan niyo yung sinabi ng Diyos sa akin, halika, papuntahin kita sa impyerno para makita mo anong itsura ng impyerno para may kwento ka sa mga tao. Mayroon akong paliwanag nan at marami akong paliwanag at live at sinulat. Ngayon, yun yung pumasok sa arko. Ngayon, yun yung lumakad ako, napalingon ko sa likod, hindi pa si Jesus Christ sumunod. Ako lang doon, malayo ang narating ko na malawak. Ang naramdaman ko lang na mainit ang inaapakan ko na tolerable sa paa ko. Hanggang nakarating ako sa malayo-layo na wala akong nakita, pero ang narinig ko lang natunog, yung mga busis ng mga tao na humihingi ng saklolo, tolong, help o anong mga salita nandoon na hindi ko na maintindihan. Ngayon, sa takot ko, dahil malayo na ang narating ko, lumingon ako sa likod. So nandoon si Jesus Christ sa hindi kalayuan. Suminya siya. So ibig sabihin, nasa ilalim ang tunog o mga boses na naririnig ko kaya wala akong makita sa ibabaw. So ibig sabihin, nasa ibabaw ako ng impyerno. So ibig sabihin ng Diyos doon, ang impyerno nasa ilalim ng lupa. At ang mga paraiso nasa ilalim o nasa itaas ng lupa. Ibig sabihin, nandito lang sa mundong ito na iba lang ang sabi ko nga sa inyo na parang kung sa camera negative dito sa negative na film ang paraiso, nandito lang sa lupa. Isa dito sa paniniwala ko na ang paraiso ay nandito lang, malaya ang kaluluwang mo lumakad o saan siya pupunta dito sa ibaba ng lupa, pero hindi na pakaparamdam ito sa mga naiwang pamilya. So ang kaibahan doon, sa impyerno, ipasok ka sa impyerno, doon ka na hanggang sa paghukom na ang Diyos sa buhay at saka sa patay, kung ilang husga ang meron kayo. Ngayon, kung dalawang hukom ka, dalawang husga, so maghintay ka, kung matapos yung isa, maghintay ka pa doon. Nandun ka pa rin sa apoy. So katulad din ng batas natin sa lupa. Kung ilang life sentence ka, kung matindi ang kasalanan mo, so yun yung life 2 life sentence, 3 life sentence. So ito yun din ang paghuhukom ng Diyos sa taong makasalanan. So bakit ko nasabi ito? Dahil pag may ginagamot ako, meron ako makikita isang apoy, dalawang apoy, o tatlong apoy. Ito yung sinasabi ng Diyos na sa impyerno na ang taong yan. So ibig sabihin, unang apoy, isang husga lang yan. Dalawang apoy, dalawang husga lang yan. Kaya ito yung mga tao na yan na hindi ko na tinatawagan pag nanggamot ako or tumatawag man ako pero hindi ko sinasabi kung anong nakita ko sa kanila. So ito yun. So ngayon, yun yung
nung tinamayan ako ni Jesus Christ noon, na halika. Ngayon, lumapit ako sa kanya, sabi niya, sumunod ka sa akin. Yun, sumunod ako sa kanya. Pumunta kami doon sa pintuan. Sabi nga ng Diyos na ito yung hinawakan niyang pintuan. Sabi niya, ito yung pintuan sa impyerno. Dito ko ipinapasok ang makasalanang kaluluwa. Kailangan ko sila linisin sa pamagitan ng pagsunog bago ako magkubog ng malinis na buto para mabuhayin ko sila muli. Iyon yung sinabi niya. So ngayon, ibig sabihin ng Diyos doon, linisin ka sa pamagitan ng pagsunog para mapagdoon mo, pagsilbihan mo, pagsilbihan ng tao, pagsilbihan ng kaluluwa na yumao ang nagawa niyang kasalanan. Ngayon, pag naghukom na siya, kung isang husga, doon ka na niya palabasin at mabuhayin ka muli. Ito yung reincarnation naman. Yun yung kaibahan doon sa nasa paraiso ka, anytime pwede kang mag-reincarnation sa bagong panganak. Bakit nung sabi to? Kasi pinapakita ng Diyos lahat to. Yung bata na may pinanganak, ang sabi nung nandoon ako mismo, nandoon yung bata, ang sabi ng Diyos sa kanya, Jesus Christ, sige pumasok ka na dyan. Ang sagot nung espiritu na o kaluluwa na nasa tabi ko, ang sabi niya, ayaw ko kasi ayaw ng nanay niya ang pango. So ibig sabihin nandoon, ng Diyos doon sa mensahe, anytime ka pwede pumasok sa bagong ipinanganak. Yun yung buto na hinuhubog niya. Ito yung bagong, ito yung babae na magbuntis na sa pamagitan ng isang lalaki at isang babae na magbuntis. Ito yung hinuhubog ng Diyos na ang buto para mayroong papasok naman na kaluluwa kung gusto niya. Pero kung ayaw niya, hindi ka niya pipilitin kung ayaw niya. Kung manatili ka naging espiritu, malaya ka. Pero pag once pumasok ka na doon, makakalimutan mo na kung ano yung nakalipas. Nandoon din yung sinasabi ng Diyos doon na hindi mo na maalala kung ano yung naging espiritu ka. Basta once pumasok ka na doon sa katawan ng bata na bagong panganak. So ngayon, yun yung pintuan na yun. Sabi ng matanda, bumalik ka na sa dati mong pinanggalingan. Natandaan niyo yung sinabi ko noon, nung sinabi ng Diyos sa akin noon, na pumunta ako doon sa, pinaturo ako ng Diyos sa arko, na ang sabi niya, sige tumuloy ka dyan, tumuloy ako. Ngayon may babae doon na ipapatalon ako sa clip o bangin, na ang sabi ng babae, sige tumalong ka na. Sabi ko, hindi pa ako ready. So yun yung sinabi ng babae, sige, bumalik ka na sa dati mong pinanggalingan. So ito yun, ganun din yun ang sinabi dito, na bumalik ka sa dati mong pinanggalingan. So ibig sabihin doon ng Diyos, mayroong plano ang Diyos sa akin dahil hindi pa ako, hindi pa ang tamang panahon para patuloyan na ako mapunta sa paraiso dahil uutusan pala niya ako na mangpabalikin dito sa lupa para manggamot at mangaral dahil walang ibang tao na naging katulad ko na magagamit niya ang espiritu. Ito yun, ang espiritu ko ang nagagamit ng Diyos na makakita ako, yun yung power of mind na sinasabi niya na bibigyan kita ng power of mind. Ito yung Diyos, ang power of mind niya, di siya makikita. So dahil nga malinis ang kalooban ko at ang paniniwala ko ay alinsunod sa gusto ng Diyos, yun yung binigyan ko power of mind para makakabasa ako sa misahe niya, para maiparating ko sa mga tao. Kasi kung wala ako nito, paano ko maiparating ang misahe ng Diyos na ganito naman siya magbigay ng misahe? Paano ko ipaliwanag sa inyo? Kaya nga, nababasa ko kahit hindi naman yan lindol ang pinakita, kahit hindi naman yan baha ang pinakita, hindi naman yan ulan ang pinakita, nababasa ko. Bakit ko nababasa? Kasi ang sinusulat ko, ipinaliwanag ko na sa inyo at nagkatotoo. Hindi naman yan actual na yun ang pinakita. Kailangan ko babasahin. Kaya nandoon yung sinasabi ng Diyos na ang power of mind mo is powerful yan. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makikita ka ng parating. Ito yun. Nakakabasa ako ng mensahe. Kaya yung nasasabi na nakakita sila, kung binigyan sila ng Diyos ng power of mind, makabasa sila ng mensahe ng Diyos. Pero kung hindi sila nakakabasa. Kasi ang Diyos makipag-usap, hindi naman niya ipapakita na yun yung nakita katulad ng pinakita kanilang umaga tungkol sa lindol. Yung sinasabi, binuksan niya ang mga gate. Ngayon, mayroong puno doon.
na nakatayo. Ngayon, may inuuga-uga siya. Sabi niya, tingnan mo to. O, inuuga-uga niya. So, ibig sabihin ng Diyos doon, lindol yun. Habang inuuga-uga niya, ang sabi niya, sige, tingnan mo. Subukan mo. Yung humawak ko, ginaganong-ganon ko. Ngayon, ibig sabihin, uuga. Kasi inuuga niya, ikot-ikot niya. So, yung sabi niya, hindi yan, maraming nagsasabi dati na yan. So, ang lindol, ang ano natin, lindol, ano, isang ano lang ganun, kabilaan. Pero itong ginawa niya, paikot-ikot, uga, paikot-ikot. Ibig sabihin yun, para hindi nasabihin ng tao na dati na yan, bago na naman. Katulad nung sinasabi dati sa akin ng hutya, ah, dati na yan. So ngayon, nung sabi ko, sige, kasi ano sabi sa'yo ng Diyos, gusto nila ng bago, kayong ningyari sa Bohol. Na ang lindol na yun, parang kumukulong tubig. Kaya ang sabi nga ng pinbok, bago. Kasi gusto ng tao bago. So ito na yun ngayon, bago. So habang winuga-uga yan, mabubuwal ang mga puno kasi puno yung hinahawakan niya. So ngayon, ito yung sanabi ko sa inyo na maisingit ko dito sa pagpaliwanag dito. Yun yung sinusundan kong plaka. Ang plaka, ibig sabihin ng Diyos doon, yun yung kasabihan ng tao. Dati na yan. Ibig sabihin, nakarecord na ba? Narinig na natin. Kung tugtog pa, paulit-ulit na yan. Narinig natin na dati na yan, lindol na yan, baha na yan, ulan na yan, tornado na yan, o ano man yan. Ito yun. So ngayon, para gusto ng Diyos na patunayan sa tao na hindi na dati, ang mangyayaring mga lindol ngayon, iba na. Dahil uugain na ang mundo, uugain na ang lupa, aayagi na ang lupa, hanggang sa mag-landslide na, hanggang sa mabubuwal na ang mga puno at madudurog na ang mga building at mga bahay. Ito yon. Ngayon, yung sundan ko na punta sa baba, yung bumaba ako, napunta ko doon sa parang kuweba na bangin, kumbaga, nakita ko doon na tatlong disc, grinder disc, na disc, alam niyo yung disc, yung grinder disc, bilog siya na disc na para sa bato. So, ibig sabihin ng Diyos doon, yun na yung power niya na kayang mabiyak ang lupa, kayang mabiyak ang bato, kayang mabiyak ang daan, kayang basagin ang anuman na tibay na gawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang sinasabi niya, na walang matibay na bagay na gawa ng tao sa ibabaw ng lupa. Ito yun, ang ibig niya sabihin doon. Kung hindi niyo alam basahin, hindi niyo mabasa yan. I-grinder, ano ba yun? Bala ng grinder, ano yun? This yun, ano yun? Di ba? Dahil nga, ito yung power of mind na pinagkaloob ng Diyos, kaya nababasa ko. Yun yung ginikita ninyo na doon ako sa kuweba. Tatlo yun. Ibig sabihin ng Diyos, palagi nagbibilang ng tatlo yan. Ibig sabihin, ang mga bato, mga biyak na, ang lupa, bubuka na. Iyon yung nangyayari ngayon. Kaya nagpaalala na nga siya, sabi niya, nag-umpisa na ako. Ito na, marami na. Hindi lang may basta paniwalaan ng tao ito. Ngayon, kung yung mga nagsasabi na nakakita sila, ngayon, usisahin natin gaano katotoo. Ipakita ang mukha nila katulad ng ginawa ko. Mag-live sila para ang tao maniwala sa kanila at maligtas tayo. Ngayon, kung ano man yung ipinarating doon, bakit gumagamit ang Diyos sa kanila? Tanungin natin, ano bang pakay ng Diyos sa'yo na bakit pinapakita ka o makakita ka? Ano bang nagawa mo? Ano bang, kailan ka ba nag-umpisa? Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari, na bakit kami back up mula sa Kanya. Ngayon, kung wala, para saan yun? Dito, nandito lahat. Nagsinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Nandito lahat ng pangaral. Meron tayong matutunan, meron tayong mababago, meron tayong makapagsisi, at mabago lahat kung ano man yung paniniwalang namulatan natin na hindi naman yan pinag-utos ng Diyos sa tao. So ito yun. Ngayon, kung makakita lang sila, para saan yun? Hanggang doon lang. Ang kaluluwa ng tao ay maimpirno. Dahil ang paniniwala nila nagpatuloy na mali naman ang natutunan. So ganito yun. Kaya kung makabasa kayo, tanungin ninyo kung sino man yung mga naggumagaya nito o sila man mismo, totoo man, nakakita sila, tanungin ninyo, paano ba katotoo? Usisahin ninyo, tanungin ninyo, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Ano ba ang kailangan ng tao na ipagawa ng Diyos para bakit may backup ka?
So ganito 'yon. Gamitin natin ang isip natin sa tama. Katulad ng lalaki na nagmukhang si Jesus Christ daw, nagkapaalang, nakatapis ng damit. Ngayon nagpakalat na ngayon sa social media na bago daw ang lindol eh makatapos daw ng lindol nakita si Jesus Christ. Ano 'yon? Para saan 'yon? Nagpakita siya tapos na. Ngayon, kung gusto pala niya maligtas ang tao, bago pa maglindol, sasabihin na niya sa mga tao, magbahay-bahay na siya. O kayo, mag-ingat kayo, may lindol na darating. Ganitong oras, ganitong araw, kasi siya nga ang nakakaalam lahat. So ngayon, pag nagawa niya yon sa mga tao, mga tao maniniwala. Magpapunta siya sa media o saan man. Na ganito, ganyan. So ngayon, dahil maniwala ang tao sa kanya, dahil siya nga ang tunay na Diyos, o di maligtas ang tao, pero hindi niya magawa ito. Kasi hindi siya pwede magkaroon tao na katulad sa atin. Na pwede magsalita ng ganito. Kasi kung kaya niya ito lahat, na magpakita ng katawang tao na may laman, may buto, eh hindi niya kung gagamitin. Siya na mismo ang mangamot o mangamay. At hindi na siya mag-abala pa sa tao na katulad ko na bibigyan pa ng parumay na magkandarahip, magkandarapa pa magbasa kung ano yung isinasabi niya para lang may parating ng tama sa mga tao. Kasi siya na yun eh. Powerful na siya eh. Pero hindi niya nagawa yon. Bakit niya magawa? Kasi espiritu nga siya. Hindi kahit kailan, hindi siya pwedeng magkatawang tao na may buto at may laman. Kasi kung magawa niya ito, hindi na siya gagamit ng mga apostol. Hindi na siya gagamit ng mga apostol noong araw o mga pitatawag na ng propeta. Siya na mismo ang mangamot o mangamay sa sarili niya. Dahil gusto naman niya ang tao maligtas. Pero hindi niya magawa ito. Dahil espiritu nga siya. So ito yon, kaya gumamit siya ng tao. So ang tao lang kasi, hindi nag-isip ng tama. Nakakita lang ng ganun. Nagpakalat na si Jesus Christ. No? Para saan yun? Di ba? Nagpaalala ka sa tao, tapos na ang trahedya. Nagpaalala ka sa tao, nangamatay na. Eh hindi yan paalala. Kaya nga sabi nga ng Diyos, kung ang lahat ng mga mensahe mo na ipinarating ko, at pinarating mo sa mga tao, kung mangyayari na agad, hindi na ako nagpalala. Naghuhukom na ako. So ito yon. Naghukom na ang Diyos sa tao kung ang trahedya na sinasabi niya o isinusulat ko, mangyari na agad. Hindi na ako abutin ng 10 taon. Naghukom na siya. Meron pa bang maligtas doon? Meron pa bang makapagbago? Meron pa makapagsisi? Wala na. Kasi kailangan ng Diyos magkaroon tayo ng pagbabago at pagsisisi at lubos na paniniwala. Paano natin magawa ito? Hindi naman ito katulad ng turo ng simbahan na naghingalo ka na, mamatay ka na, santalanahan ka nila, mangumpisar ka sa pari para maligtas ka. Hindi ganito yon. Ngayon, tanungin ko kayo, paano ninyo maipakita sa Diyos na nagbago kayo? Paano kayo paano niyo naipakita sa Diyos na nagsisi kayo? Sa pamagitan lang sa isip ninyo dahil hindi na kayo makapagsalita? Maipakita niyo ba sa Diyos na nagbago ka na hindi naman ninyo nagawa? Kung dati kayong magnanakaw, paano niyo magawang hindi na kayo masabing hindi na kayo nagnakaw na hindi naman na kayo makalakad? Hindi na kayo makakita? Nakapikit na kayo? Ngayon, kung dati kayo magnanakaw, malakas pa kayo, nakakita kayong pwedeng nakawin, eh dahil naniwala ka na masama ito at ayaw ng Diyos ito, sa halip na nakawin mo, hindi mo na nakawin. Sasabihin mo, ay, hindi ko na gagawin yan. Dahil kasalanan yan, ayaw ng Diyos yan. So ngayon, sa dami ng pagkakataon na pwede mong gawin pero hindi mo ginawa, doon mo maipakita sa Diyos na ikaw ay nagbabago at nagsisisi at naniniwala. Dahil nandun sa sinasabi ng Diyos, nasaan ang pagbabago ng isang tao at pagsisisi samantalang yung ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Ayaw ng Diyos yun. So ngayon, hindi mo na ginawa. So pinakita mo sa Diyos na ikaw ay nagbago at nagsisi at nagkaroon ka ng tunay na paniniwala. Ito yun. Hindi yung mamatay ka na lang, mangumpisal ka sa pari, mangumpisal ka sa pastor, maligtas ka na. Paano ka maligtas? Ang swerte mo naman. Kahaba-haba ng panahon na gumawa ka nito, nakasamaan, mamatay ka na lang, nang umpisal ka, maligtas ka na agad. Hindi ba patawang toro ito?
Mag-isip kayo ng tama. Kung tama ba ito na paniniwala. Ngayon, pagkatapos na matay kayo, walang katapusang pamisa. Tingnan ninyo sa tuwing araw ng patay. Isang tambak na mga sobre kung tag-ilang kaluluwa ang nandyan dyan. Kung ilan ang kaluluwang pamisahan, magkano ang pirang ilalagay. O kita ninyo, sa turo nila, bago mamatay, pamisahan o mangupisal o santalanahan para hindi mapunta sa impyerno. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit pagkatapos na mamatay, walang katapusang pamisa? Akala ko ba maligtas ng kaluluwa doon? Nasaan doon yung maligtas na sinasabi nila? Nagbayad na yung pamilya doon sa pamilya nilang naghihingalo para pumunta ang pare, para mangupisal yon. Ngayon nang namatay na, nandiyan pa rin ang pamisang walang katapusan para maligtas, para iligtas. So matotal, walang ginawa yon. Kasi dapat sasabihin na nila, ay wag na, nailigtas na siya noong bago namatay. Pero hindi. Sinasabi pa nila, magpamisa kayo para maligtas. Ibig sabihin, walang kaligtasan sa ginawa nila. Ngayon, dahil nagpatuloy ang pamisa, bawat panahon na matay siya hanggang sa araw ng patay, buwan, taon-taon na, ayun, araw ng patay, nagpatuloy ang pamisa. So, sa makatuwid, suma total, walang kaligtasan. Dahil walang katapusan. So, makikita natin na pira-pira ang pakay nila. Makikita natin na negosyo ang reliyon. Makikita natin na ang mga pari ay mangluloko. Makikita natin ang mga pari at pastor ay manlilin lang. Dahil sila ang nagtuturo ng kasinungalingan. Sila ang manlilin lang. Sila ang mapanglamang. Anong tawag nun? Kasalanan. Dahil sila ang nagtuturo at nagkamulat sa tao, ang tao nagkasala na hindi sinasadya. Kaya kayo ang iligtas ng Diyos. Dahil nagkasala kayo na hindi sinyo sinasadya. Kaya matatawag sila na ama ng demonyo. Kaya tama ang sinasabi ng Diyos na number one makasalanan sila. Dahil sila ang nagluklok sa mga tao na malubog sa kasalanan at napapahamak. Kaya mapunta ang mga tao o mga miyembro sa impyerno. Kaya binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniniwala para maahon kayo sa pagkakasalang hindi sinasadya. So ganito yun. Kaya kung isa-isahin natin ang turo ng mga pare at pastor, walang tama. Kaya kung ipaliwanag sa kanila, ito ngayon wala akong hinahawakan ng binabasa. Halos mag-isang oras na ako dito. Kaya ba niyong ipaliwanag ng ganito? Hindi. Pero dahil nga mayroon akong power of mind at nandito ang Diyos ng gabay, kasama ang mga mensahe niya, kaya na ipaliwanag ko sa inyo ng mabuti at malinaw. So ipatuloy natin. So yun, binuksan ang pintuan. Winahin nga ito na lang na pagbungad ko, kubo. May mata ng kawawa habang nasa baba ako, nakita ko siya sa loob ng sabi. Ang sabi ko, hindi ako pinadaan doon dahil hindi 'yon ang daan para sa akin. Oh, 'yun nga. Hindi nga ako doon, eh bakit nga ako papasukin sa impyerno na mayroon akong tamang paniniwala at gumawa naman ako ng kabutihan sa kapwa-tao o sa mga lahat ng bagay na nilikha ng Diyos dito sa paligid. Kaya nga ako, tingnan ninyo, malapit ako sa ibon, malapit ako sa mga hayop, maalaga ako na, mahilig ako sa mga halaman, mahilig ako mananim. Noon pa naman, talagang mahilig na mahilig ako. Kaya mananim ako, mabunga ako. Mahirap nyo paniwalaan, pero ako nananim, grabing bunga ang mga pananim ko. Kasi ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung habang ginagawa ko to, may blessing ang Diyos sa mga tinatanim ko. Kung napansin niyo yun, nandoon ang misaya ng Diyos noon. Na natandaan mo ba na ang pananim ninyo ay matataba at green, ang kapat katabi ninyo ay halos mamatay na at nanilaw na. Kasi wala silang biyaya, walang blessing ang pananim nila. Kasi hindi sila tunay
naniwala at hindi sila tunay niwala sa Diyos at hindi sila mapagmahal sa nilikha ng Diyos dito sa paligid. Ito yun. So ngayon, kaya hindi para ako doon, sumagot ang lalaki na sa loob ng kubo. Umakyat ka muna. Umakyat ako. Sabay umupo. Upo sa dulo ng hagdan na kawayan. Kawayan. So, naupo ko, lumapit siya. Naupo siya sa tabi ko. Nasaling pa niyang ilong ko. Madungi siya. Mabaho. Pero hindi ko pinapansin. Dahil alam ko na yun nga sabi ng misahe dito na kahit sino man, wala tayong pipiliin. Mabaho man, madungis man, o anuman, dahil meron tayong pag-ibig, may Diyos sa puso natin, kailangan pagkitunguhan natin ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo. Hindi katulad ng mayaman, ang pansinin nila ang mayayaman. Katulad ng mga pinag-aralan, ang papansinin nila ang may pinag-aralan. Kawawa ang mga pulubi, kawawa ang nagugutom. Kung sino yung dapat tulungan ang nagugutom, hindi tutulungan kasi ang tinutulungan nila yung meron. Ganito ang tao. Ang tinutulungan nila kung sino yung meron. Ang pinapakain nila kung sino yung nakakain ng masarap. Sa halip ng pakakainin ng masarap, itong hindi nakakain. Pero ang ginawa, pag mayaman ang bisita, todo handa. Di ba? Ugali ng gawain ng tao to. Pasok ka. Gawain ng tao to. Na pag mayaman, pag may kaya, magkanarapa, maghanap ng ipakain na masasarap. Na samantalang, yun na ang kinakain nila. Pero pag ang mahirap ang pumasok sa bahay ninyo, hindi paghandaan. Hindi pa papasukin. Kasi mahirap o pulubi. Ganito ang tao. Kaya walang magandang aral at walang magandang ginawa ang tao alinsunod sa kautusan ng Diyos. So ito yun. So ang sinaisip ko lang, kawawa naman siya. Biglang may tumunog sa baba. Parang may nahulog. Pagdungaw ko, susi pala niya. Nahulog. At susi ko. So, bumaba ako. Bumaba din siya. Pinulot ko ang susi. Ako at susi niya at nag-isa. Yun, susi niya, nag-isa. So, ibig sabihin ng Diyos doon, yung tumabi siya sa akin, pinag-utosan niya ako na yung susi na bigla ko may narinig na tunog, yung mga sinasabi niya sa akin, na ano man yung iparating ko sa mga tao, ito yung susi. Susi ng kaligtasan ng mga tao. Kung ano yung mga ipinarating ko, ano yung ipinangaral ko. Yung susi ko ko nakasulat dito na isang bands, ang susi ko. Ibig sabihin, sa mga tinuturo ko, kung ano yung mga tinuturo ko sa inyo, ano yung naririnig ninyo, sa turo ko, ito yung susi ninyo para makapasok kayo sa paraiso. Ito yung magbukas sa paraiso para makapasok kayo. So, isang susi niyang nahulog. Ibig sabihin doon, iisa lang ang magbukas sa pintuan sa paraiso, kung hindi Diyos lang. Yun ang sinasabi sa mensahe noon. Sa mga taong nagsasabi sa iyong nabuang ka, sa mga taong nagsasabi sa iyong baliw ka, sa mga taong nagsasabing sinungaling ka o nagpatutuo ka o sa mga taong nagsasabi ng masakit, hindi ba nila iniisip na ako ang sinasabihan nila? Hindi ba nila iniisip na ako ang nasa harapan nila? Si Jesus Christ ba na powerful? Alalahanin nila, ako ang nagbubukas sa pintuan sa paraiso at impyerno. So ibig sabihin doon, itong isang susi na nahulog na kinuha ko at binigay ko sa kanya, ibig sabihin, siya lang ang may kakayahan o siya lang ang magbukas sa kaluluwa ninyo, sa pintuan man o sa impyerno. Siya ang maghukom sa bawat isa. So ito yun.
Pero pag kayo magbasa, wala kayong alam nito. Pero ako, aabot ako ng isang oras nito. Sa kahaba-haba nito, tatlong page ito, halos. Pero naipaliwanag ko sa inyo ng maayos. Maliwanag ko, naipaliwanag sa inyo ng malinaw na malinaw. Dahil tunay akong ginamit ng Diyos. Ang gabay ay nasa akin. Ang power of mind ko ay kumikilos, lalo na nagsasalita ako nito. Dahil ang Diyos ang nagpaalala na ito ang tamang paniniwala. Ito ang ipaliwanag mo sa mga tao para magkaroon sila ng tamang pangunawa at makapagsisi at makapagbago at magkaroon ng kaligtasan. Ito yun. So ngayon, susi niya at isa. So napansin ko na marami pala, hindi ko pa na ituloy pagbasa kanina. Napansin ko, marami pala ang susi ko. Oh. So napalingon ako, nakaliwa, nakita ako, na nahulog din pala ang barya. Barya ko na gold. No? Gold coins. Oh. Dinampot ko ito, ang sabi ko sa akin ito. Ang sabi niya, mayroon din ako ibinigay ko sa iyo. Gagamitin mo ito sa iyong paglalakbay. Ito yung ginto na mayroon ako. Mayroon akong gininto ang puso. Ito yung gintong coins na sinasabi niya. Kaya niya ako inugutusan kasi mayroon akong gininto ang puso. Nakatuloy din sa kanya na mayroon din siya gininto ang puso na isinisalin niya dahil ito nga sinasabi natin na ang Diyos ang pag-ibig. Kaya niya ako napusuan, kaya niya ako napili dahil mayroon akong gininto ang puso na sinasabi nga niya noon, ikaw ang tunay na tumulong. Dahil pag tumulong ka, wala kang hinihintay na kapalit. Hindi ka nag-iisip na sa sunod na mga panahon, ikaw naman ang tutulungan. Hindi mo iniisip na mayroon kang napupurihin ka. Yun ang tamang pagtulong. Ito yung gininto ang puso na mayroon ako, na wala kayo. Kasi pag kayo, pag tumulong kayo, lagi ninyong iniisip na mayroon kayong matanggap o kaya kayo'y tutulungan. O kaya pupurihin kayo. Ito yun ang kalooban ninyo. So hindi kayo magkaroon ng ginito ang puso. Dahil ang pagtulong ninyo ay laging may kapalit. So hindi tulong ang tawag niyan sa inyo. Dahil ang pagtulong, tunay na pagtulong, yun yung nakalimutan mo na. Ito yung sinabi niya sa akin. Pag ikaw pagtumulong, nakalimutan mo na. At hindi ka naghihintay ng kapalit. Yun ang tunay na pagtulong. Ito yun. Pero kayo, pag tumulong kayo, hindi nyo na makalimutan. So, hindi yan tulong. Kung tulong ang tawag sa inyo, para sa Diyos, hindi yan tulong. Dahil ang tulong na nakikita ng Diyos, ang tulong o ginawa natin sa kapwa na wala na tayong naalala kung ano ang nagawa natin sa kapwa natin. So, yun. Malino doon ang gintong coins. So, ngayon, inabot ko sa peras coins sa kanya, sabi niya, ibig sabihin niya, na gulat ako si Jesus Christ pala. Oh. So ang kausap ko, oh, kita ninyo si Jesus Christ pala ang kausap ko. So nauna ako magpaliwanag bago ko mabasa kasi hindi ko na nilinaw ko lang dito, binasa ko para maiano ko lahat. Hindi ako magtalon-talon kung ano man ang ibig sabihin ng Diyos dito sa mensahe na to. So ikaw naman, kilala mo naman ako. Oh, kita mo? Sabi ng Diyos, kilala mo ako. Ito rin yung sinasabi ng Diyos sa akin noon na nag-iiba siya ng anyo nung nakaupo siya sa upuan. Na ang sabi ko sa kanya, kilala kita. Nag-isip ako kung saan ko siya nakilala. Sabi ko, familiar kita. Sabi ko, sabi niya sa akin, oo. Kilala mo ako. Sa panahon na may problema ka, nandyan ako. Sa panahon ng kagipitan, nandyan ako. Sa panahong pangailangan mo, nandyan ako. So, sino yan? Ang Diyos. Kasi sinasabi nga natin, walang ibang tagapagligtas kung hindi Diyos lamang. Pag tunay tayong naniwala, ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon. Paano natin masama ang Diyos sa lahat ng panahon? Sa gawain natin, kung paano tayo nabubuhay, kung ano ang ginawa natin habang nabubuhay tayo. Ito yun. Sinasabi ninyong, naniwala kayo ng Diyos? Sinasabi ninyong mahal ninyo ang Diyos?
sinasabi ninyo na maka-Diyos kayo? Ngayon, tatanungin ko kayo. Paano ninyo masabi na kayo ay maka-Diyos? Samantalang ang Diyos mismo ninyo ay pinagkakitaan ninyo. Paano ninyo masabi na kayo ay nagmahal sa Diyos na samantalang ang Diyos ninyo na tagapagligtas ay pinahintulutan ninyo na pagkakitaan ng mga pari at pastor ninyo? Sige, paano ninyo niya masabi sa akin? Naniwala kayo ng Diyos. Nga ang Diyos ninyo mismo, hindi ninyo kayang ipagtanggol. Kayo pa ang nagpahintulot na pagkakitaan ng mga pari at pastor ninyo. O kayo mismo. Sige, paano ninyo may paliwanag yan? Kaya malinaw na kayo ay hindi naniwala ng Diyos. Dahil kung naniwala kayo ng Diyos, ipagtanggol ninyo ang Diyos ninyo dahil siya ang tagapagligtas at tagapaglikha sa inyo at sa lahat ng bagay. Dito ninyo makikita na wala kayong paniniwala. Sa harap-harapan, kahit mga pari at pastor ninyo, kaya ko silang sasampalin sa mga mensahe ng Diyos na sila ay hindi naniwala ng Diyos. Kaya hindi sila makaharap sa akin, mga pari at pastor ninyo. Dahil ako magpaliwanag, wala akong babasahin. Pero ipakita ko sa inyo kung gaano ang laman, kung ano ang laman ng mga mensahe ng Diyos. May pakita ko sa inyo na nandito ang tunay na kaligtasan. Nakaisang oras na ako. Sana hayaan ang Facebook muna. Gusto ko matapos ito. Ngayon, kinakilala mo ako. So, huwag ka magtaka. O, ngayon, sabi niyo, huwag ka magtaka. Sige, umakyat na tayo. O, ngayon, at tingala ako dahil ang akyatin pala namin, walang hagdan at dalawang perasong puno ang isa kawayan at isa kahoy. Umakyat si Jesus Christ. Kitang-kita ako na madali ang kanyang akyat. Na alala ko kung paano nagkukurap-kurap ng computer ko. Baka maano na to. Akitin, masayang to. Sayang ito kung tinanong siya to. O sige na, tatapusin ko muna to. Kasi baka masayang. Hanggang dito lang muna at sana may patuloy ko to kung may time ako. Magandang hapon sa lahat, magandang araw, and God bless us all. Sa pagkikita natin muli.